我はミッショナリー。 Yon, konbanwa, this is Niño, a denatured alcohol gun, a nurse of enthusiasts, and a direct distributor of lifestyle speech. So, bago tayo magsimula sa panibagong nakakatawang episode dito sa Remake, may mga ilang shoutouts po tayo na ilalatala sa screen. So, sit back, relax, and enjoy the show. God bless again. Right now, we have already given the shoutout, so ito na yung panibago episode natin. Pero may product sponsoring muna tayo na ipe-playback din sa screen. Isang micro video clip lang para sigurado. At yun ay para sa live sa product presentation natin about sa lifestyle. So baka na natin. Standby.
Thank you. Napalodyo rin siguro yung kung anong mga information about sa products presentation, about sa herbal supplements na kinakailangan natin sa katawan, sa para sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. So, eto. Tapos na po tayo dun sa product presentation. So, bakbaan natin ang episode na to. So, on the 34th episode of Niño's Rebels Remake, entitled, ayan, The Craziest Punk on Earth. Ang pinakabaling na tao sa mundo, itama. So, akala siguro lahat ng mga nabaliw, magmula sa mild hanggang sa mga moderate hanggang sa ano, nadalaman sa bawat isa sa mga tao na nabaliw dahil sa mga disorder. Pero etong tao na to, eto talaga pinaka-rare sa lahat ng mga baliw. Pinaka-rarest crazy individual that happened to live on earth. Grabe siya. Pero pakikilala natin kung sino talaga itong ano, tao na to. So ito. Pero ano lang tayo, konting briefing history lang doon sa isang tao na to na member ng ano eh, member ng punk rock industry ito, na ang pangalan niya ay si Kevin Michael Gigi Allen. Bale, ang history niya ganito. Kevin Michael Allen, o mas tinatawag na Gigi Allen, ipinanganak, dahil ang totoong pangalan nito ay inango doon sa pangalan ni Jesus Cristo. So ito, ang pangalan, Jesus Christ Allen. Pinanganak noong August 29, 1956, at namatay ito noong June 28, 1993. Aba, grade 3 pa yata ako nung nangyari itong insidente na to, ah. Gigi Allen was an American punk rock musician who performed and recorded with many groups during his career. Allen was the best known for his controversial live performances, which often featured transgressive acts including self-mutilation, defecating on stage, and assaulting many audience members, for which he got arrested and imprisoned on multiple occasions. All Music called him the most spectacular degenerate in rock and roll history, o sa madali sabi, ang malaking mancha sa mundo ng rock and roll sa ang taong ito, dahil yun na nga yung mga pinagagawa niya na mananapak ng fans, magtatanggal na, maghuhubot-ubot sa may stage, tatay sa stage. Kung ano-ano mga katuntuan na ginawa niya nun. Na talagang matinding kabaliwan ang ginawa niya. Ayan. At, ito pa isa. While G4 TV's That Stuff labeled him the toughest rock star in the world. Sa mga nakakilala, talagang pinaka-matinding rock star itong tao na to eh. Kaso nga lang. Pero sa mga ibang mga nakaita sa mga pinagagawa niyang kalokohan doon, maguhubok. Tapos, ay nako, talaga napa-agro sa mga banapang mga pinagagawa niya. Kaya lahat ng tao sa lugar na yon nagalit sa kanyang buong ano, buong Amerika sa pinagagawa niya. Aba. Ngayon, balikan natin ang ano, balik tayo doon sa may tinatawag natin ano, na ano, bali yung personal life niya nun. So, ito. According dito sa research, Allen was a self-identified extreme individualist, misanthropy, and anti-authoritarian, promoting lawlessness and violence against police officers in many of his lyrics and essay. Ayan. Biruin mo. Matindi pala sapak sa utak tong tao na to na ano, lahat na lang ginagawa, lahat na lang kinakalaban niya, yung ultimong batas kinakalaban niya.
Aba, pre, siguro kung nandito ka sa pwede ganito, malamang hindi lang yung baka... Baka pinulot siya sa angkong ano, sigurado. Alam mo ano, mga naging dahilan na to? O ba't na nung ginagawa niya sa sarili niya na lahat ng klaseng kalokohang ginawa niya? O, alam mo bakit? Siyempre, naging alcoholic, naging dependent sa alcoholic, tapos drug dependent nung kapanahon ng panung high school siya. Tapos nakaramdam din pala ng depression itong si Gigi Allen nung simula naghiwalay magulang niya, nagfile ng divorce, lahat. Tapos siya ay binubuli ng lahat ng mga ka-eskwela niya doon sa school dahil nadalaman doon sa tinatawag nating non-conformity, di ba? Ganon pala katindin at ano, kaya lahat ng mga experiences na nangyari sa buhay niya, diyan na siguro na naaramdam na depression. So nakakaisip na siguro, parigurado nakakaisip ng mga ano eh, nakakaisip ng mga bagay na ano eh, talagang pang out of this world, pang out of the question na ewan ko. Kung anong ano, hindi natin masabi kung anong mga bagay ng ano, what caused Allen's madness, kung anong ginawa niya yun. Okay, about naman sa psychological analysis ng isang doktor ni ng pangalan ay si Dr. Todd Grande. Ay sa kanyang analysis na about kay Allen, siya daw ay na-diagnose na tinatawag nating ano, mixed personality disorder, comprising with the narcissistic, borderline, and masochistic features. Aba, ang dami. Kaya pala mixed personality disorder ang nangyari sa kanya. Aba, may bagong tuklas na naman tayo na ano. Galing kay ano ah. Hindi lang galing kay Dr. ano, Dr. Grande itong word na ano, mixed personality disorder eh. Baka sa iba pa, may mga iba pang doktor na nakatuklas sa ganyan. So ito, idagdag pa nila na ang pagiging antisocial personality disorder. At bukod pa sa mga narcissistic na medyo ano, narcissistic personality disorder. Tapos yung psychopathic experiences at puta. Ngayon ko lang na tuklasan to, guys. Grandiose narcissist. Aba, ibig sabihin nun, yan ang pinakamasahol na narcissistic na tao na nakilala nung naaraan pang ano eh, dekada 80 o 90. 60s, 70s, 80s na ano siya. Aba, 70s, 80s pala nung nagsigot nung nakilala niya. Nakilala sa pagiging rock, ano eh, pang rock artist eh. Kaya lang, gano'n na nangyari sa kanya eh. Halos lahat ng mga disorder napunta sa kanya eh. Kaya alam mo siguro, kaya napapaisip lahat ng mga tao na ginagawa niya. Sa kanya masaya, pero sa mga ibang ano eh, medyo ano na eh, unwanted na sa kanya eh. Pero sa kabila ng kasikatan nung ni Gigi Allen, marami na lahat ng mga kanta niya, lahat ng mga songs niya, umani ng mga batiyos yan, umani ng mga negatibong komento dyan. Lalo lang sa mga live performances na ginawa niya, naninira lahat ng mga equipment sa bar, nananapak ng fans, at tumatay sa, at pinaka-grusap yung pasintabi sa mga kumakain. Ayun, nag-jibs niya sa may ano, nag-jibs doon sa may stage, tapos kinakayo, at kung hindi kain, ibabato sa audience yung ebbs. Put, kadiri naman doon. Ayun ang tiyataw na ano, pinakamasahol ang balik sa mundo. Ayun na yan. Alam, mukha na nakakatawa, pero buong, alam, buong ano, buong ano eh, buong ano, basta lahat ng tao nag-aas sa ginawa niya,
lagayin sa kanya sa mga pinagagawa niya eh. But may mga pagkakataon din pala na eto, may mga pagkakataon din pala na bawat concern niya nag-aatim na magpapakamatay yun. Kasi what? Kaya nga sabi ko narcissistic yun eh. What the fuck? Yung wala siyang pakialam sa mga safety na others. Ay, hindi pala na, yun nga yun, yung isao pa rin ang antisocial ano, personality disorder yun eh. Wala siyang pakialam kung may masagasaan. Tapos wala siyang pagsisisi, wala siyang halong lahat-lahat. Tapos arrogante, lahat-lahat, marami diyan, lahat ng mga halos lahat nasa kanya na eh. Talagang matatawa ka talaga doon sa tao na 'to sigurado. At and wait, there's more. Eto pa isa. Known for his notorious stage antics, done for his music, Allen recorded prolifically not only in the punk genre, also in a spoken word country and more traditional style rock. But his lyrics often express themes of violence and misanthropy, polarized listeners, and created various opinions of him in the highly politicized punk community. So, gaya na sinabi ko, lahat ng mga pinagagawa niya ng mga bukod pa sa mga notorious stage antics na pinagagawa niya, lahat ng mga kalokohang ginawa niya sa buhay niya, lahat ng mga music niya, umani ng mga negatibong komento kasi puro mga ano eh. Yung mga kanta niya pang out of this world na eh. Ika nga. 'Di ba? Isa pa. Allen's music was often poorly recorded and produced, given limited distribution, and met with mostly negative reviews from critics, although he maintained a cult following throughout and after his career. Ayan, nagsimula na pala nagtayo ng kulto. Aba, yan ang masakrap dun. Ano ka? Illuminati? Hindi magal... Ano ka? Si Lord Sadler? Ano yan? Anong kalokohan yan, guys? So, sa lahat ng mga tao na pwedeng ano, sa lahat ng mga pwedeng gumawa na kaburasto ganon, patay tayo dyan. Lahat ng kabaliwan, etong tao na, etong panang tao na to, ang pinakamasahol dito. Ayan. Allen promised for several years that he would commit suicide on stage during one of his concerts. Ilang beses na niya ginawa niya na magtatagan o magpapaabayani siya sa stage. Yung tipong paglalaslas siya, ganon, magbibigtay, ganon. At nauudlot yun kasi may ilan sa mga mabuti na lahat ng mga kapulisan naging maagap na pigilan siya sa gagawin niyang pagpapatiwakal. Na tipo, magpapasagasa lala sa kariton o magbiti sa puno ng amatis. Pero ito isang to, hindi ko alam kung anong klaseng kung ilang beses na ginawang pagtatangka magpano, wakasan ng buhay niya sa gitna ng concert sa harap ng milyon-milyon tao nanonood sa kanya. Aba, grabe naman yan. Sus Mario Josep. Grabe naman yung pag-iisip niya, no? Alam mo, sa at pinakamatindi doon, sa ilang beses na pagtatangka na kitilin ng kanyang buhay sa gitna ng concert, alam mo, bawat November 1st na tiyataw na ano, all sister yung tatawag na ano, Halloween. Every Halloween, every year, ibig sabihin nun. During Halloween nga eh, yung naalagay doon sa research na nabasa ko eh. After some several attempts of killing his life during the Halloween. But instead, ano nangyari sa kanya? Eto, 1993 pala,
1993, namatay din siya. Alam mo, namatay si Gigi Allen, hindi siya nagpatiwakal, alam mo saan? He died from an accidental drug overdose on June 28, 1993, at the age of 36. Aba? Oh, mas bata, no! Mas bata pala siya ay ng 3 taon? Grabe naman to. At yun, at yan ang pinaka, ano, yan ang... At yan ang tao na yun na diagnose na mixed personality disorder. Yan siya yung halimbawa na ano eh. Si Gigi Allen ang halimbawa nung ano sa na-diagnose na doktor na mixed personality disorder. Yung kumbaga halo-halo lahat ng mga personality niya. Sabi na lang natin Streisand, Danny Kruger effect, Streisand effect, which is nasa vlog ko yun ng Remake, then narcissistic personality disorder. Tapos anti-social personality disorder, at ito yung kahuli, ito yung pinaano, pinaamasahol eh. Mixed personality disorder. Oh, idagdag mo na rin tong tetawag natin ano. Grandiose narcissism. Aba. At ako mabuti, awa ng Diyos na outnumber natin lahat ng mga trials na dumali sa buhay natin, na kagaya nito ng pandemic, hindi tayo dumahas sa matinding depresyon katulad nangyari kay Gigi Allen, na nagsimula nung na-depress nung nag-ahiwalay yung magulang niya, tapos binuburi sa eskwela, at iniisip ni ano, doon nagtanim sa isip niya na ano eh, na wala na tao na to. Doon siya na-depress, kaya naaisip siya ng mga bagay na talaga unusual sa pamumuhay niya. So, pinipray ko lang kay Lord na hindi sana mangyari sa mga ano, hindi sana sapitin sa lahat ng mga tao na nakakaranas ng depression katulad nung kay Gigi Allen, na na-diagnose ng tiyatawag na mixed personality disorder. So, We hope na marami tayo natutunan sa vlog na to. So, this has been Niño, a direct distributor of Lifestyles PH, a denatured alcohol gun, an airsoft enthusiast. Okay. On behalf of Mia B. Rose, shoutout sa kanya. Like, share, and subscribe sa lahat ng mga vlogs at lahat ng mga episodes na ilalatata natin sa Niño's Revenge Remake. Sit back, relax, and enjoy. God bless!